The Lord be with you. And with your spirit. Today we celebrate the feast of Saint Bartholomew, Apostle. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength as we pray also for all the sick and for all those who care for the sick. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have committed this sin in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have committed, through my most gracious fault. Therefore, I ask this as I pray for your charity, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Strengthen in us, O Lord, the faith by which the blessed Apostle Bartholomew clung wholehearted to your church, Son, and grant that through the help of his prayers, your church may become for all the nations the sacrament of salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Revelation. An angel said to me, "Come, I will show you the woman who is the bride of the Lamb. He carried me away in the spirit to the top of the very high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. It gleamed with the splendor of God. The city had the radiance and the precious jewel that sparkled like diamond. Its wall was even high, and 12 gates, at which 12 angels were stationed. 12 names were written in the gates of the name of the 12 tribes of Israel. There were three gates facing east, three north, three south, and three west. The wall of the city had 12 courses of stones as its foundation, on which were written the name of the 12 apostles of the Lord." The word of the Lord. Thanks be to God. Your kingdom is a kingdom for
Enjoy the King of peace forever. Meron pang manggagaling na magmabuti mula
sa Nazareth. Well, maaaring yung term na ginamit niya ay maaaring tumutukoy sa dalawang bagay. Maaaring yun ay sarili niyang opinion pansamantaha. Ito yung nararamdaman ko na mayroong bang manggagaling na mabuti. Maaaring ang kanyang damdamin ay wala namang mabuting makikita mo sa Nazareth. Maligno na bayan ito eh. Maligno na bayan. Sabi nga ay hindi ito matulad halimbawa ng Jerusalem. Jerusalem, hindi pwede sabihin na mayroon ba mabubuting mandami sa Jerusalem. Hindi pwede sabihin ito no? Sabagat ay hindi siya magiging makatotohanan sa kanyang sarili. Paliban na lamang kung siya hindi Israelita. No? Pero sa isang Israelita, alam niya na mahalaga yung Israel in comparison na sabi natin Nazareth. Kaya yun ang kanyang sinabi. Gawa sarili niya pagkaunawa. Pangalawa, maaaring hindi talaga yung katotohanan na tinutukoy niya. No? Na ito yung tinatawag nating common understanding. Nalit, wala namang mabubuting manggagaling dyan. Sabihin nga natin siguro sa terminoloya na pwede natin gamitin ni Ellen na walang kwenta yan, pipitsugin lang yun nandiyan, walang ibubuga ang mga tao na galing dyan sa mga lugar na yan. Either of the case, maging ito yung kanyang pagkilala o maging ito yung pagkilala ng mas marami, ay rin, naging totoo siya sa kanyang sarili. Naging totoo siya sa kanyang sarili. Kasi yun ang kanyang karanasan. Yun ang kanyang karanasan. Hindi yung papalat mo wala ang pagpupuri. Ang sinasabi niya yung katotohanan base sa kanyang pagkaalam o maaaring yun din yung hinikilala na nakararami. Walang manggaling na mabuti mula sa Nazareth. Kaya yun ang tawag na yung Jesus sa kanya. Walang pagkukunwari. Walang maskara. Kaya nga po yung salita kung tawagin natin ay pagbabalat kayo. Yung tinatawag natin pagpapakilala ng iba kaysa sa katotohanan. Ang ibig sabihin talaga ng yalit ay pagmamaskara. Pagmamaskara. Maglalagay tayo ng maskara. Sabi nga natin ay depende sa kausap. Depende sa kausap. Yan kumisang isa sa mga karakteristik ng mga Pilipino. Depende sa kausap. Nakabasa sa kausap. So, kung ano yung kausap na ang lalagay ng maskara. Kaya hindi po yung nakikita namin sa lipunan ating ginagalawa. Pero si San Bartolome, wala. Walang maskara. Walang pagkukunwari.
Di naman nahulugan na para ikaw ay magiging makatotohanan. Hindi naman kinakailangan na ikaw ay maging bastos. Kinakailangan pa rin yung prudence na ipamanin mo sa iyong kalangayuan. At bahagyo, bahagyo na kung saan ay ito yung malaking habang na kinakailangan natin harapin. Tayo rin ba, marami rin ba tayong maskara? Marami ba tayong maskara? Iba yung pinapakita natin doon sa ibang tao. Ano, walang problema yung ipinapakita eh. Kung hindi yung ipinapakita yung ngayon, yung hindi ikaw yun. Maskara mo lang. Yung kaya sabi natin, maskara, inilalagay mo lang. Inilalagay mo lang. Sabi nga eh, nung iba, makapal na make-up. Para, ganun din yung ibig sabihin ng make-up. Para yung mga butas-butas matapunan, magiging makinis yung mukha, walang pekas na makikita, walang butas-butas, walang ulo-ulo, walang bahay na masamang elemento sa mukha, dinadaya. Hindi ganon si Bartolomeo o si Nathaniel. Bahagi po na kung saan ay ipinamamaling niya sa pagkilos sa daigdig na ito ang tunay niyang kulay. Ang tunay niyang kulay. Kaya bagay na kung saan ay ito yung inulungan niya sa harapan ng tubig kapal. Kinakailangan po natin ay ang ipakita natin ay ang tunay nating mukha. Huwag tayo maglagay ng maskara. Sabi nga, kasi kapag naglalagay ka ng maskara, you won't lie to heal yourself. Ang kapag itinago mo yung sarili, baka kasi alin, may gagawin kang iba na hindi maganda. Kaya po, makita natin kalimitan yung mga gumagawa ng masama, yung mga magnanakaw, yung mga nag-iigigay, no? Naglalagay sila ng hood. Maskara yun. Isang uri ng maskara yun. Para halin, you will not be identified. Para hindi ka makilala. Kaya alam niyo, mga kapatid, kumisa, sabi nga nito, bakit pag sa urban areas, mas maraming krimen kaysa sa rural areas? Alam niyo kung bakit? Sa rural areas kasi rin, identify mo, kilala mo yung mga tao. No? Dito, hindi mo ma-identify. Yung nga kumikita natin, yung kapitbahay mo, hindi mo na nga maaaring hindi nakakausap. Hindi mo na makalumilo. Ito yan. No? Kahit na dito na lamang eh. No? Hindi naman lahat ng kapitbahay ko nakakausap ko. No? You could never, you could not identify bakit. Hindi naman kayo nagmit eh. Hindi kayo nakita. Kaya, madaling gumawa ng krimen kapag hindi ka kilala. Na itatago mo ang iyong identity. At yung mga talagang gumagawa ng krimen, tinatago nila yung kanilang identity. Mawala ang pagkakilala sa kanila. Para alin, makatapos sila sa kanilang krimen.
Pahalaga sila sa kanilang buhay. Kaya naglalagay ng maskara. Naglalagay ng maskara. Well, hindi naman o magawa ng krimen. Pero sabi na namin kung isa ay maging bahagi ng aming panginilay na alin. Hindi mo na dapat kinakailang magmaskara. Kasi kung talagang totoo ka sa sarili mo, pangatawanan mo. Kasi hindi naman yung malalong pagkilos natin sa daigdig na ito eh. Pag sumitapan natin na makatulog sa panawagan ng buong pinapal, kahit na kuminsan ay mahirap, mahirap. Kaya nga sabi ko nga, yung kalimitang panyaya ko na lalong-lalo na po, yung sinasabi ko sa ngayon, communion of communities. Nalit, na huwag natin alisin yung pagkakataon na tayo ay magkakibon-tibon. Kasi, it is well the time that we could meet one another. Saan? Sa maraming bagay, maging yan pa na yung affair ng simba. Maging yan pa na yung affair na homeowners. Maging yan pa na yung affair na mga senior. Citizens. Ay wala. Ay bahagi yun ang usahan ay lalong-lalong na yung mga senior. Sabihan natin mga senior, ay nabibilang lamang yung panahon na ilalagay namin sa daigdig na ito. Ay kumisan hindi yung panakilala yung aming bahay mo. Kasi bakit? Nagtatago tayo hindi. Pag tayo magtatago, wala naman tayong ginagawang masama. Lalo-lalo na pag sinasabi natin na wala tayong ginagawang masama. Eh, Padre, kapag ko ipinakita mo, yun ay ikaw ay nagiging mapagmalaki. Hindi. Yung mapagmalaki alin. Yung mapagmalaki alin ay pinaluloko mo. Hindi, alam yung papakita mo. Yun lang talaga mukha mo. But you need to identify yourself. Kaya mahalaga yung makita mo natin. Yung tinatawag natin, makilala yung tunay natin. Yung tunay natin. Kaya kung isa hindi natin nakilala yung tunay natin kasi naglalagay tayo ng maskara. At alam niyo, kung isa, kapag nasanay tayo dun sa maskara, baka mamaya, maniwala yung aking sarili na yung mukha natin ay yung mukha ng maskara. Kasi yun ang kinasanayan natin. No? Kaya po, kung isa na yung mga tao, hindi nila matanggap yung kanilang sarili. Kasi bakit? Naging malayo tayo sa tunay nating mukha, sa tunay nating pagkatao, sa tunay na tayo na tayo. Kasi lahat ng pagkabago dyan magsisimula. Kung ano ba mismo yung pakilala mo sa sarili mo. Kasi sabi na natin, paano mo babago yung sarili mo? Hindi mo kilala yung sarili mo. Maliban ang mga mamaya sabi mo ay, ito ay maskara mo lang ito. At kung isa, makikita natin na daw, we put our mask at our convenience. Inaalis din natin kung isa para ano, at our convenience. Hindi dapat na rin ay makita ang ating isyong mukha kung ano talaga yung mukha natin. Alisin natin yung aming maskara. Alisin natin yung maskara. Sabi nga kung isa ng iba, mas mahirap mag-alis ng makeup kaysa maglagay nito.
Minsan gano'n, no? Kapag nasanay tayo na nilalagyan natin ng maskara ng aming buhay, nahirapan tayong mag-alis. Nahirapan tayong mag-alis. Sa papataw, alam niyo kasi, bahagi yung aming dalangin. Kaya sinabi ni Jesus na titig tao. Tuwi-tuwi tunay ng Israelita. Bakit? Nakita kasi ni Jesus si Bartolome bago na si Tawagin ni Felipe. Nakita namin ni Jesus si Bartolome sa ilalim ng puno na igos. Fig tree. Ano yung fig tree? Kapalit na rin ito ng sycamore tree. Yung sycamore tree ano, maalala ninyo, ito yung pinag-akyata ni Zaccheo nung nais niyang makita sa Jesus. Ano ba yung kapag sinabi natin na sinabi ni Sycamore, hindi madahon. Kaya kinakita niya kagad sa Jesus. Kasi hindi madahon eh. Pero pag sinabi po, fig tree, madahon niya. Kaya sumampalataya kagad si Nathaniel kay Jesus. Kasi bakit? Paano ako nakita? Ito pa ako magpumunta kasi ako'y nagtatakot. Ayaw kong makita kasi may ginagawa siya. May ginagawa siya na ayaw niya ipakita sa alin yung ginagawa niya. May ginagawa siyang pagtulong sa kanyang kapwa. So, kaya, anong sabi niya? Anong sabi ni Jesus? Naniniwala ka na ba sapagkat nakita kita bago ka tinawag ni Felipe? Marami ka bang makikita? Nakakapapalagad. Marami ka mga nakikita patulad ng pumapanahog ang mga anghel mula sa langit at umaakyat sa piling ng anak ng tao. So, pero yung bagay yun ako sa nilin, itong si Nathaniel ay walang itinatako. Hindi siya nagpapalag kayo. Hindi siya hipokrito, kung tawagin natin. Hindi siya naglalagay ng maskara. So, nang hapon na ipinagpapanin ko sa atin ang Pope Mapal para po sa araw na ito, sa kapistahan ng Bartolome, sana po ay may panalangin natin na rin. Tulungan tayo na maalis natin yung aking mga maskara. Alisin natin yung aking mga maskara. Kasi naging handang yan para makita tayo ng Diyos. Ay, hindi pala. Hindi pala handang na makita tayo ng Diyos kasi alam ng Diyos yung ating tunay na karatayuan. Naging handang ito na rin. Ipakita natin yung ating sarili. Ipakita natin yung ating sarili. Eh, Father, hindi perfecto. Walang problema. At this alin. We are looking forward towards perfection. Ay, hindi tayo perfecto. At least ipakita natin natin ang susubitan tayo na maging perfecto. Marami tayong pagkukulang. Hindi naman ang Diyos narito. Gawa ng tayo ay walang pagkukulang. Narito ba ang Diyos sa gitna ng ating kawalat na lakas ang kapangyarihan. Narito siya para tayo itulungan. Kaya lang natin sa akin, ay maging totoo tayo sa ating sarili.
maging totoo tayo sa ating sarili. Mahalaga po ito. Mahalaga po yung maging totoo sa iyong sarili. Bakit? Sabi na natin yung ating palaging hamon, lalo-lalo na maaming panalangin tuwing araw ng Pwede-Sele. For healing. Magkaroon ng paghihilom. Paano ka mahihilom kung hindi ka totoo sa sarili mo? Hindi mo makakamit ang paghihilom hanggat hindi ka naging totoo sa sarili. Bakit? Paano ka mahihilom dahil sa tingin mo wala kang sukat? So hindi mo pagkakamot. Paano ka gagalit? Hindi mo alam na ikaw yung may sakit. Kaya napakalaga po, palaga po yung maging totoo sa sarili. Napakalagang elemento para sa usapin ng paghihilom. Lalo-lalo na po sa bahagi ng pagtugon natin. Sa hapon ay pinamamanin sa atin, sa ating apostolate, para sa mga may sakit at para sa mga nag-aalaga ng mga may sakit. Kinakailangan natin alisin yung ating maskara. Paano magagaling kapag ang maskara kaya rin ang ginamit ng maskara yun? Wala akong sakit. So, anong gagawin mo? Kakainin mo yung bawal. Hindi kayo inom ng gamo. Ikaw ay hindi magpapahinga na. Ay aakusuhin mo ang sarili mo sa pagkatrabaho. Kasi bakit? Wala kang sakit eh. Iyon yung maskara na dala-dala mo. Hindi anong sabi ni Jesus. Alisin mo yung maskara na yan. Kaya bakit yun ang unsan pakita mo natin? Walang paghihilo na magaganap kung tayo ay hindi totoo sa ating sarili. Ang paghihilo ay nagsisimula lamang kapag tayo naging totoo sa ating sarili. Ang kagalingan na dulot ni Jesus ay rin makakamit lamang namin sa kapag tayo ay nag-aalis ng ating mga maskara. Nag-aalis tayo ng ating mga maskara. At kumisan mo, hindi lang isang maskara ang ginagamit natin. Kumisan pala, marami. Kumisan marami na tayo na ipapon. Kaya, kinakailangan natin na unti-unting alisin at ilingin natin ang dulo na isang parpolobi. Kasi, yun ang bahagi yun ang musanay nakita rin po ni San Martin de Porres na sabi nga natin, kababaan ng loob. Ay kapag kababaan ng loob, makita mo ang halin. Ang tunay mo mukha. Makikita mo na halin, mayroon ka palang suot na maskara. Kaya kinakailangan halin, alisin natin ang ating mga maskara. Alisin natin yung ating maging maskara sa harapan ng Diyos. Hayaan natin na makilala tayo ng Diyos. Hindi sapagkat hindi nakikilala ng Diyos tayo, ngunit alin, maging bukas yung ating kalooban. Alin, Lord, handaan mo po akong makilala. Handaan mo akong makilala. At dahil handa mo akong makilala, ay madali na akong makatugon sa iyo. Kasi walang problema ako eh, sa Diyos na makilala tayo. Pero ayaw may problema. Halin, handa ba tayo na makilala ng Diyos? Kaliwitan o hindi, bakit? Naglalagay tayo ng maskara. Ano yung amo ni Jesus? Alisin natin ang ating mga maskara. Katulad ni San Bartolome.
Tulog na rin sa pamagitan ng novena ng litania kasama ni San Martin de Porres. Thank you.
Sister Marie.